Game. Five, four, three,
kayo mga ka-peeps? How are you? Happy New Year! Uwian na. Let's finish my work. 5:30 to 1:30, grabe hindi ako makapag-break. Kasi ang dami ng tao, grabe. Surprisingly. Hindi namin na-expect. Dapat maaga kami magka-close pero napakalabo sa ngayon kasi napakadami talaga ng customer. Tuloy-tuloy. Tapos mga bulk order pa yung in-order nila. May umorder sa amin ng 7 double barrel. Grabe, bago mo na matapos yung isa lang. Tapos meron pang fry sabay-sabay din. So naka-extend yung nakapag-take ng break. Tapos puyat pa. Saya ng Christmas namin kagabi, grabe. Enjoy na enjoy ko yung Christmas, sorry, New Year pala. Kung kami nag-celebrate sa bahay kina Kuya Bertel. Ang saya, lahat ng kabayan namin ka-community dito nakasama namin. Yung iba may mga duty. Pero may mga representative naman sila. Sayo lang. First New Year here sa Canada. Sayo na experience. Sarap sa feelings. Kahit medyo malayo ko sa pamilya ko, na-enjoy ko naman. Hindi naman ako nag-love. Hindi naman ako na-homesick. Kapagod. Tapos, saho din namin ngayon, so diretso muna ako sa bangko. Kung ko muna yung deposit ko pala yung sahod ko. Kapagod. Buti hindi ako masyadong napainom kagabi, hindi ako masyadong nalasing. Kasi halos 3 na akong natulog. Tapos 4:30 nag-alarm ako kasi kailangan kong pumasok ng 5:30. So, nagpe-prepare ka pa ng ligo ka pa. Worth it naman. Saya. Ang dami ng handa kagabi, grabe. Ang isang barangay. Kanya-kanyang dalas. May mga palaro pa. May countdown din kami. Ang na-notice ko lang dito, walang fireworks display. Ewan ko lang sa mga big city like Toronto, Ontario siguro meron, o kaya sa Edmonton City, pero dito sa amin sa Smoky Lake wala. Kasi after ng countdown, chine-check namin, labas kami, tinitingnan namin kung meron fireworks display, pero wala. Yun lang. Sa Pilipinas, diba? Pag alas 12, kanya-kanya na lang sindi ng paputok ng kuwitis nila, mga fireworks nila, kanya-kanya na. Dito wala. Countdown lang kami, tapos palakpakan lang, may turotot lang yung mga bata. Ganun lang. Yun lang yung na-miss ko. Sa UAE kasi nakita ko yung post ng isang araw na 1 hour fireworks display. So from Guinness World Book of Records yung kanila. Pang Guinness World Book of Records yung gagawin nila. Grabe yung 1 hour, no? Grabe yung gastos nila doon sa New Year. Pero ang saya, diba? Yun nga lang dito, wala. Ayawang ko lang sa mga big city. Okay lang, at least. Kahit walang ganun. Na-enjoy ko naman yung New Year na kasama yung mga Filipino community dito. Saya. Anong oras ba ngayon? 1:30 ngayon dito. Yan. May araw naman. Pero hanggang 4 lang yan. Tapos after ng 4, madilim na naman ang paligid. Tapos bukas day off ko, tsaka Wednesday. Tapos back to normal duty, 1 to 9:30 again. Yun talaga yung usual na trabaho ko. Duty hours ko, 1 to 9:30 talaga. Eh, ganun talaga.
mas pabor nga sa akin kasi parang ang hirap mag-adjust kasi yung body clock mo pala kapag nasanay ka ng gigising ka ng alas 12 o 12:30 ng tanghali tapos bigla kang mapupunta sa morning shift na kailangan 5:30 na sa trabaho ka na. Medyo mahirap kasi laging nararamdaman ko inaantok ako eh. Pakiramdam ko lagi akong antok. Ang tahimik eh, no? Tahimik ngayon. Kaya akala namin walang customer. Nag-message yung ka-work ko kay Sir Todd, yung manager namin. Tinatanong ko pwede na kami umuwi ng alas 12 kanina. Kasi talagang from 5:30 hanggang 10. Napaka-slow talaga ng pagdating ng customer. Tapos bandang 11, yun na. Kasi talagang tuloy-tuloy, sabay-sabay pa. Grabe. Okay lang din. At least magbe-benefit ang company kumikita. Kasi kami lang, sabi ng mga customer, kami lang daw yung open. Kasi nga, holiday, new year, next step nila, karamihan ng mga establishments, sarado. Eh, natatanging peso at saka yung Great Beer lang sa trabaho ko. Kami lang yung bukas. Tayo nito pala sa it is Monday. Supposedly dapat bukas lahat pa pero ayunit yung paligid. Ayan. Baka holiday mood pa sila. Ganda ng ulap po. Nakakapit na ako sa bangko. Uusap muna yung sinahod ko ng 11 days sa pag-work. Hindi ko alam kung magkano. Pagkakuha kasi ng paycheck, diretso na ako dito, hindi ko na buksan. Sa bangko ko nilang bubuksan. Lahat sarado talaga. Tahimik talaga. Kahit ang post nito, sarado. Update ko na lang ulit kayo. Punta lang muna ako sa bangko. Ang tahimik talaga. Nakapanibago. Panibago kahit yung T.O. box ko walang laman. Holiday talaga lahat oh. Tapos yung sa bangko ko, yun kasi yung ayaw ko pag dinideposit kapag lumalampa siya ng 1,000, nakahold yung remaining na amount. Mga ilang days ko pa yun bago makuha. Kailangan ko pang message yung agent ko para i-release yung fund na remaining. Pero okay lang. Tapos na naman ako sa mga padala. Nakapagpadala na naman ako sa misis ko. Kas-kas nga lang ang ginamit ko. Hindi naman ganun kalaking interest. Nasokan lang eh. Kapag basta kahit 500 yung kuhanin ko, $5 lang yung extra fee niya. Yun lang. Ay okay naman. Kasi nga, one dito late kami ng 13 hours so, nakapag New Year na sa Pilipinas
kami, hindi pa sumasahod, iwan yung sahod ko. Kaya ang ginawa ko na lang, kaskas na lang muna. Ibad na lang sa bahay. And okay na. Pahimik talaga. Bakit ko talaga dito yung New Year. Samantalang sa Pilipinas, pagkatapos ng New Year's Eve, sa umaga yan, kanya-kanyang puntahan sa bahay, kainan. Diba? Ganun sa atin. Dito ganun, after ng New Year, back to work. Sa bagay, holiday kasi sarado. Hindi naman siguro sarado, marami akong makikita ng tao. Talagang nakatahimik ng paligid ko tuloy. Sarap lang maglakad. Hindi ganun kalamig. Wala akong gloves ngayon. Pero next week, kasi nakalagay dito sa weather update, meron kasi kami ditong app na 10 days ahead. Malalaman mo yung temperature. Minus 20 pang bihira. Minus 25. Wala. Pag kaya yun. Pero medyo nakaka-adjust na. Kaya naman ang katawan ko. Kaya naman yung lamig. Dito kumuha tayo. Magaga pa naman eh. Ano pa dito sa Canada? After New Year, ganito. Talagang makikilala ka ng mga tao dito. Ilan lang ba naman ang population dito? So, 1,000 plus. Tapos inan lang kanyang kabayan. Okay lang din talaga magkakasalubungan sa daan. may makikita ka talaga yung kakilala mo eh. Tapong. Parang may snow place pagkat. Happy New Year! Kabila. Tawa dito, yun lang talaga yung pagsulit. Approachable. May lumakasin mo namin panambagi sa akin. Talagang may isa-isay. Ganun sila kasweet. Nakalaki din kami ng tip ah. Nakatig parang 25 din yata kami bago kami umalis. Hindi na ako nakashare sa dalawa eh. Kahit nag overtime ako nung alis ko, hindi ko na hinati yung tip sa aming tatlo. Ayan ko na lang. Solve na naman. Pandagdag ipon din yun, di ba? Laking tulong din kaya nun. Paminimum ka na lang ng 10 or 15 everyday, di ba? Kung matipid-tipid ka. Lapit ako sa bahay. Tulog muna ako pagdating ko kasi talagang sarap matulog. Ngayon ulit ako napuyat ng ganito. Worth it naman at masaya.
dito na ako sa bahay. Kita-kits na lang ulit tayo. Upload ko yung New Year's Eve namin dito. Share ko sa inyo. So yun. Ganda ng paligid, no? Liwanag. Tabi tayo. So yun na lang ulit sa mga susunod kong vlogs, mga ka-peeps. Thank you for supporting my channel. And God bless you all. Happy New Year. Bye-bye.